Hi guys! Maligayang pagpabalik sa A Daily Dose of Knowledge Channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pagsasakripisyo sa Kwaresma. Ang pagsasakripisyo sa Kwaresma ay tumutukoy sa pagtigil pansamantala sa mga nakasanayan ng mga kasiyahan o karamyaan para sa panahon ng lituriko ng Kwaresma. Ito ay 40 araw na pagsasakripisyo na nagsisimula sa Ash Wednesday. Ang tradisyon ng pag-aalay sa Kwaresma ay nagmula kay Jesus na nag-ayuno ng 40 araw sa disyerto ng Judea. Kapag natapos na ang Kwaresma at dumating na ang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ang mga deboto ay makakabalik na sa dati nilang gawain. Kasama sa mga sakripisyo ay ang paghinto ng pagkain ng karne ng hayop at nakatuon lamang sa isda ng Gieta. O kaya sa Christian Vegetarianism para sa buong panahon ng Kwaresma. Ngunit karaniwan sa mga Kristiyanong Romano-Katoliko ay ginagawa ito tuwing Biyernes Santo lamang. Maraming mga Kristiyano rin ang nagsasakripisyo sa pamamagitan ng pagtigil ng pagkain o pag-inom ng tsokolate, soft drinks at sweets. Christian Vegetarianism or Veganism. Ang Christian Vegetarianism ay isang nakasanayan ng ugali sa pananatili sa isang vegetarian lifestyle para sa mga kadahilanang konektado o nagmula sa pananampalatayang Kristiyano. Ang tatlong pangunahing mga kadahilanan ay spiritual, nutritional, at etikal. Ang mga kadahilanang etikal ay ang pagpapahalaga sa mga bagay na nilikha ng Diyos at ang pagpapahalaga para sa mga karapatan at kapakanan ng hayop. Ang ilang mga Kristiyano din ay piniling magsakripisyo sa buong panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng pagtigil na sa pag-inom ng mga inuming nakakalasing gaya ng alak. Base sa kasaysayan, dahil sa pagsasakripisyo na ito ay may nabubuo ng mga kilusan laban sa pag-inom ng alak. Ito ay tinatawag na temperance movement. Ito ay isang kilusang panlipunan laban sa pagkonsumo ng mga inuming nakalalasing. Ang mga kalahok sa kilusan ay karaniwang pinupuna ang pagkalasing sa alkohol o nagtataguyod ng kumpletong pag-iwas sa alkohol na ang tawag ay teetotalism. At pinibigyang diin ng mga pinuno nito ang mga negatibong epekto ng alkohol sa kalusugan ng mga tao, ang kanilang personalidad at buhay ng kanilang mga pamilya. Kadalasan, ang kilusan ay nagtataguyod ng edukasyon sa alkohol at hinihingi din ito ang pagpasa ng mga bagong batas laban sa pagbebenta ng alkohol, mga regulasyon sa pagkakaroon ng alkohol o ang kompletong pagbawal nito. Temperance Bar. Ang isang temperance bar ay kilala bilang isang bar na walang alkohol, sober bar o dry bar. Ito ay isang uri ng bar na hindi nagbebenta ng mga inuming nakalalasing. Ang mga bar na walang alkohol ay karaniwang nagbibigay ng mga inuming hindi nakalalasing tulad ng mga non-alcohol na cocktail na kilala bilang mocktails. Meron ding beer na walang alkohol o low alcohol na beer, alak na walang alkohol, juice, soft drinks at tubig. Kasama sa mga sikat na inuming mapagpigil ang cream soda, dandelion at burdock, sarsaparilla at vimto. Maaari ring ihain ang iba't ibang mga pagkain. Ang iba sa unang araw ng Kwaresma nangangako rin na talikuran ang makasalanang pag-uugali tulad ng pagmumura at inaasahan na permanenteng tatanggalin ang kanilang mga gawi kahit na pagdating ng Eastertide. Habang gumagawa ng isang sakripisyo sa Kwaresma, nakaugalian ng mga Kristiyano na manalangin para sa lakas na panatilihin ang pagsasakripisyo na ito. Marami din madalas ay hinangad sa iba na gawin din ito.
Bilang karagdagan sa paggawa ng kanilang sakripisyo sa Kuresma, maraming mga Kristiyano ang pipiliing magdagdag ng isang disiplina na pang-espiritual, tulad ng pagbabasa ng isang pang-araw-araw na debosyonal o pagdarasal sa isang kalendaryong Kuresma upang mapalapit ang kanilang sarili sa Diyos. Ang mga paring Kristiyano, kapwa Romano-Katoliko at Metodista ay hinihimok din ang mga tapat na huwag tumigil sa social media sa panahon ng Kuresma dahil naniniwala silang ang mga Kristiyano ay maaaring gumamit ng social media para sa pag-eebanghelyo. Katolisismo. Ang pag-iwas ng pagkain ng karne isang araw kada linggo sa buong taon ay isang pangkalahatang paraan ng pagpepenitensya. Sa Katolisismo, ang mga regulasyon ay ipinapasa ng individual ng mga episkopado o opisina ng bishop sa bawat bansa. Sa Estados Unidos noong 1966, ipinasa ng Conference of the American Bishops ng Estados Unidos ang Norms 2 and 4 na nagbubuklod sa lahat ng tao mula 14 na taong gulang na umiwas sa karne tuwing Biyernes ng Kuresma at sa buong taon. Sa Inglaterra, ang lahat ng mga katayan ay pinagsama ng regulasyon na huwag magkatay o magbenta ng karne tuwing araw ng Biyernes at Sabado dahil ito ay tinuturing na lingguhang araw ng mga isda. Sa People's Republic of Poland, ang mga araw na walang karne ay hinimok ng gobyerno dahil sa mga pwersa sa merkado. Nilalayo nila ang paglilimita ng mga pagkonsumo ng karne para maging pabor sa mga pagkain gawa sa harina. Ang mga araw na walang karne ay ayon sa nakaugalian ay Lunes o Miyerkules at Biyernes. Ang mga pagtatangka upang muling maipakilala ang mga araw na walang karne ay bahagi ng isang kampanya upang mabawasan ang pagbabago ng klima at mapabuti ang kalusugan ng tao at kapakanan ng mga hayop sa pamamagitan ng pagbawas ng factory farming at pagtataguyod ng vegetarianism o veganism. Mga regulasyon para sa sakripisyo ng Kuresma. Ang mga sumusunod na regulasyon para sa sakripisyo ng Lenten na batay sa 1983 Code of Canon Law. Sa buong Kuresma, ang mga Katoliko ay hinihikayat na magsagawa ng kusang loob ng mga gawain ng pagsisisi. Lahat ng 14 na taong gulang o mas matanda pa ay hindi pwedeng kumain ng karne sa Ash Wednesday, lahat ng Biyernes ng Kuresma at Biyernes Santo. Lahat ng 18 taon o mas matanda at wala pang 59 na taong gulang ay kailangang mag-ayuno sa Ash Wednesday at Biyernes Santo. Sa Miyerkules ng Ash at Biyernes Santo, isang buong pagkain na walang karne lamang ang pinapayagan. Dalawa iba pang maliliit na mga pagkain na walang karne, sapat upang mapanatili ang lakas ay maaaring gawin alinsunod sa mga pangangailangan ng bawat isa. Ngunit magkasama ang dalawang maliliit na kain ay hindi sila dapat tumumbas ng isang buong pagkain. Hindi pinapayagan ang pagkain sa pagitan ng mga pagkain. Kapag ang kalusugan o kakayahang magtrabaho ay seryosong maaapektuhan, ang batas ay hindi pinipilit. Ang mga Katoliko ay hindi dapat basta-basta nalaktawan ang mga iniresetang minimal na pagpepenitensya na ito. Sana ay marami kayong natutunan o napag-alaman sa video na ito tungkol sa pagpepenitensya at sana ay palagi ninyong suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe at panunood sa iba pa naming videos. Maraming salamat po at Happy Easter!